Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ito po ulit si Rose. It's my second time para po mag-share po kung ano yung mga yung naging experience ko. Ngayon lang po, katatapos lang po namin ng hypnosis. Kasi, halos po weekly talaga nagpapataro reading ako kay Miss Jade. Para may guidance ako. Sabi ko nga, para din nabigyan ako ng mga advices. Ngayon, dun sa tarot reading minsan, sa isang session namin, gusto kong malinawan talaga yung mga bagay-bagay. Nag-decide ako na mag-undergo ulit ng isang session ng hypnosis para ma-activate ko yung aking clairvoyance, malinawan ko kung ano talaga yung mga binabasa ng tarot tungkol sa akin, lalong-lalo na sa life ko. So, eto na yun, nalinawan nga sa akin ngayon lang kung ano yung mga bagay. Sasabihin kong mga, kasi hindi lang po iisa ang dahilan, or I should say hindrance, kung bakit hindi pa nagre-reach out hanggang ngayon sa akin yung lalaking minamahal ko. So, pinakita doon, na-visualize ko, nakita ko talaga kung ano-ano yung mga bagay na humahadlang kung bakit ayaw pa niyang mag-reach out sa akin kahit na gustong-gusto na niya. Ayun nga, isa pa, pinapakulam pala siya. Pero hindi ko nababanggitin kung sino yung nagpapakulam sa kanya para wala namang masyadong ano. Pinapakulam siya. Hindi lang si Miss Jade ang nagsabi nun. May pinuntahan pa ako nun kasi nga hindi siya naniniwala sa mga ganyang bagay. Yung mga kulam, yung mga... Basta tungkol sa mga ganyang gawa ng tao, hindi talaga siya naniniwala. Hindi ko siya na-convince noon na pumunta dun sa kilala kong manggagamot na alam kong makakatanggal ng kulam sa kanya. Dalawa. Pangatlong beses na nagsabi na ano, na may kulam pa rin, pero ayaw pa rin niya. Pinagawayan na nga namin yan minsan. So, gusto ko siyang mahil. So, nag-undergo ulit kami ng Sympathetic Magic. Yun nga. So, nahil na nga yung ano, yung usok na bumabalot sa kanya. Hindi lang usok, ha. Kasi ang nabasa ni Miss J dun sa taro, usok lang. Pero ako, may kasama pa nga po. So, parang may kahalong init ba yan o ano? So, ginawan ng paraan para kung ano yung inuutos ni Miss Jade, yun ang ginagawa ko rin. Nawala. Tapos, ang isa pang hindrance, yung babae sa buhay niya. Ayun. Na kinausap ko yung babae, na nalayuan na niya yung ano, kasi ang habol lang niya is sex. Hindi katulad ko na pagmamahal talaga, hindi lang sex, kundi yung kabuuan ng lalaking pinakamamahal ko. So, tapos, tried din si Miss Jade na ihila ko, kasi marami ako para matanggal yung mga inanakit ko, yung kung ano ba yung mga bumabagabag sa buhay ko, ganun, sa isipan ko. Tapos naramdaman ko yung, wala akong naramdaman, hindi ako nasaktan, ano? Hindi katulad nung na-experience ko way back 1995 na kinulam ako. Kung ano-ano yung itinusok sa akin, na ako na yung nagsasalita, sasabihin nung manggagamot yung mangkukulam na yung nagsasalita, ako yun. Yun ang pinipilit ko. Ipapaalala ko lang po, ganun ang gusto kong pag-heal. Yung walang physical na ano,
walang physical na mararamdaman ba? Hindi ka masasaktan. Hindi po ako nasaktan, maliban lang po dahil nangalay yung kanang legs ko dahil siguro po may konti po akong ano, kapansanan na konektado po dito sa pa ako, kaya po nangalay. So, yun po, nalinawan po kung ano po yung mga ano, yung mga gusto kong ano, for clarification kumbaga. So, na-clarify naman po lahat at patuloy po ako nagpapasalamat na ano, nandito po si Miss Jade at saka sa bonus healing na ibinigay po niya sa akin. So, maraming pong salamat. Sana po nakatulong po sa inyo itong pag-share ko sa inyo.